Mabuti naman, di ko pa nakakalimutan ng boses ko. Huwag may papaalam sa kanila na ako ang kausap mo. Tungkol ito kay Jacob. Aasahan ko na makakarating ka. Nung una kitang tinulungan, napahamak ako. Sinaktan ako ni Simeon. Pagsisisihan mong kumampi ka kay Desmond. Sinasabi ko sa'yo ni Risha, pagsisisihan mong kumampi ka sa kanya. Desmond, please, bigyan mo kami ng konting panahon para maipon namin yung pera. Sige, alas 12 na tanghali. Siguro sapat na yung oras na yun. Hindi mo pwede ipaalam to sa mga pulis, ha? Dahil kung hindi mo na makikita ang mga apo ninyo. Pinasusundo na kayo ni Boss Desmond. Sabi niya, kapanggi daw kayo sumama, alam niyo na daw mangyayari kay Diego. Bakit? Mas masarap na bang humalik si Dr. Kwakwa kaysa sa akin? Nandito ako ng dahil kay Jacob. Nasaan siya? Talagang inuna mo siya, no? Kaysa sa akin. Alam mo naman kamustahin mo ako. Ako pa rin naman ang asawa mo. Nasaan siya? Alika. Sandra? Jennifer? Yes. One happy family. Anong ginawa mo sa kanila, ha? Tinupad ko lang naman yung dasal ng munting heredera na makasama niya ang pamilya niya. Desmond, pakawalan mo na sila. Nandito na ako. Ako na lang ang kunin mo. Relax. Steady ka lang. Pakawalan ko rin naman sila eh. Ang lagay lang eh, naubos na kasi yung pondo natin dun sa ninakaw natin kay Doña Anne. Pati na rin yung pera na ko kay Ingrid. Gusto ko lang naman, hingi lang sana ako ng pabao natin. Pocket money, kumbaga, bago tayo umalis. Desmond, ano na nangyari sa'yo? Bakit ka nagkaganyan? Ha? Huh? Ako ba yung nagbago, Claire? Simula nang mamatay si Kyla, tinubuan ka na ng konsensya. Umalis ka. Nagbago ka. Humina ka. Bakit mo sila ginaganito, ha? Wala kang utang na loob. Sila ang kumukup sa'yo. Pagkatapos gaganituhin mo sila? Utang na loob? Ano yun? Wala kong utang. Sila ang may utang sa'kin. Desmond, please. Tigilan mo na sila. Sige. Itigilan ko sila. Pakakawalan ko naman sila eh. Tutal, nasa akin ka na ulit. Pero lang naman ang kailangan ko eh. Namatayan man ako ng nanay. Buo naman ako kulit eh.
Jennifer, anak. Okay ka lang ba? Ha? Apo, Nay. Okay lang po ako. Jacob. Bakit? Si Lola, Ana. May edad na siya. Para pagdaanin niya yung mga gantong problema. Alam mo, Jacob, pinaniwala kaming lahat ni Desmond na umalis ka lang. Galit na galit si Lola Ana sa'yo nun kasi akala niya inabandon mo na kami. Pero hindi kanya natiis. Pinahanap ka niya nung huli. Mahal na mahal ka ni Lola Ana, Jacob. At gagawin niya ang lahat para lang maibalik ka. Kaya huwag na huwag tayong susuko. Kailangan nating lumaban. Ang sinag na iyong pag-ibig, pinukaw ang puso'ng nahihimbing. Nawi ang dinim, parang nagninig ahim. Kuya, nakita niyo po? Eh, kanina ko pa nga tinatawagan eh. Hindi naman makontak. Baka po umuwi na. Hindi man lang nagpaalam, gano'n? We're sorry. Your call cannot be completed as dialed. Hello? Si Doc Philip po ito. Oh, tanong ko lang po sana kung umuwi na po dyan si Claire. Hindi pa. Bakit? Eh kasi nagpaalam siya sa akin kanina, bibili lang daw siya ng patis. Hanggang ngayon, hindi pa siya umuwi dito sa bahay. Diyos ko. Diyos ko, huwag naman sana. Bakit po? Ha? Kasi kanina si Jennifer at si Sandra, dinukot ni Desmond. Ho? Naku, baka pati siya. Pinadukot na din. Sino yan, Claire? Wala. Job offer daw eh. Ang ganda mo pa rin hanggang ngayon. Hindi naman kita ituturing bihag, Claire. Kung gusto mo umalis, bahala ka. Hindi naman kita pipigilan. Pero pinapangako ko sa'yo. Kapag binalikan mo ako, magbabago na ako. Bakit, Claire? I'm sorry. I'm sorry, pero hindi na kita kayang balikan. Dahil ba kay Philip? Dahil ba sa lalaki yan? Desmond,
Mahal ko na si Philip. Ayoko na sa'yo. Claire, I'm sorry. I'm sorry. Hindi kita dapat sinakta. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Claire. Claire, please, please. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Kaya ko namang magbago, Claire. Please, tanggapin mo lang ako. Nakikipusap ako. Claire, patutunayan mo na mas karapat-dapat ako kaysa sa Philip na yun. Isa lang. Isang pagkakataon lang. Please, Claire, please. Ikaw lang papabago sa akin. Alam mo naman yung Claire. Ikaw lang ang papabago sa akin. Ikaw lang ang mahal. Mahal na mahal kita, Claire. Claire, mahal na mahal kita. Claire, sige na. Please. Please. Isang pagkakataon lang. Claire. Please. Please. Sige. Papayag ako sa gusto mo. Pero mangako ka. Mangako ka, Desmond. Napakakawala mo si Sandra, si Jacob, at si Jennifer. Mangako ka! Claire, pakakawalan ko naman talaga sa'yo. Totoo ang sinasabi ko. Pag nakuha ko lang yung pera, pakakawalan ko sila. Pangako yan. Claire, please. Sige. Pumapayag na ako. Salamat. Salamat. Salamat, Claire. Salamat. Hindi ka magsisisi. Malamang kinuha ni Desmond si Claire. Ayaw niya na mapunta sa iba kasi ang kanyang asawa. Ay, naku naman, Anna. Ni-report na yan ni Philip sa mga pulis, yung pagkawala ni Claire. Si Desmond! Dali niyo 150 million pesos. Alas 12 ng tanghali bukas. Pero may papadala ako doon para kunin yung pera. Na huwag kayo magkakamali ikwento sa mga pulis sa mga pinag-uusapan natin dito kung hindi. Hindi ko na ibabalik sa inyo. Ang mga nandito. Desmond, pwede ba ako na magdadala ng pera? That's fine with me. Nakahanda na ang halagang kailangan mo, Desmond. Pero paano kami nakakasiguro na ibabalik mo sa akin si Jacob? Noong una, binigay namin ang demand mo na makahanap ng puso. Pero hindi mo sinunod ang sinabi mo na ibabalik mo sa akin si Jacob. That was unexpected, Lola. Alam niyo naman na namatayan ako, hindi ba? Alam ko. At noong bumalik ka sa bahay mo, parita ka si Jacob. Alam namin na niloko mo kami, pero I still took the liberty na ipalibing si Aurora. Kaya nga, tutuparin ko ang mga pinag-usapan natin dahil yan ang gusto ko. Dahil sa ginawa niyo sa nanay ko. Pero, kailan? Baka sisiguro ako na ibibigay niyo at kumpleto ang pera na kukuha ko. Ano? Ang ibig mo sabihin, hindi mo kaagad ibabalik sila sa akin? I make the rules, Doña Ana. Kayo ang may kailangan, hindi ba? Pwes, kayo dapat ang sumunod sa mga gusto ko.
But, my goodness, that's so unfair. Gagawin namin ang party namin, pero hindi kami sigurado na gagawin mong part mo. That's why you have to trust me on this. Hindi ba? That's the problem. Hindi na kita mapagkakatiwalaan. Siguro, napagkakatiwalaan din ako ngayon, di ba? Lola Ana. Ako na po ang bahala dito. Sisiguraduhin ko po. Nagagawin po ni Desmond ang lahat ng mga pinangako niya. Pero Lola, meron lang po akong isang ipapakiusap sa inyo. Pwede ko pakisabi yung kay Phil. I'm sorry. I'm sorry. Tama yan. Umali ka na doon. Tumadrama pa eh. Desmond, huwag mo rin sasaktan si Claire. Of course. Mahal ko siya eh. Mas nahihintay ko yung pera. Palakas, diba? Sige na. Oo, kumain ka na rin. Salamat. Ako na magpapakain sa daddy ko. Jacob? Jacob, kailangan mo kumising. Kakain na. Sige na, anak. Buti ka pa, may tatay. Ako, wala. Dalawa mga ang tatay ko eh. Yung isa, si Tatay Manny. Yung isa, si Daddy Jacob. Ang swerte mo pala. Dala-dalawa pa ang tatay mo. Pwede ba mahingi yung isa? Manny. Si Tatay Manny yung kasama ko, wala ko nanay. Siya yung naging tatay at nanay ko. Tatay at nanay? Sa isang tao? Pwede ba yun? Mm-mm. Ang mahalaga, may nagmamahal sa'yo at nag-aalaga. Nakain ka na si Manny. Nay, pwede naman po pala kahit kailang kasama ko eh. Dahil kahit wala akong tatay, alam ko naman na mahal niyo ako. Oh, ano lang pakiramdam mo? Kumusta na? Okay na po. Wala ka na lagnat. Ano po naman, salamat. Halika, mag-breakfast. Ana, hindi ako makapapayag niya sa gusto mong mangyari. Bakit po? Nag-away po kayo? Kasi ito si Ana. Nakausap ko na kasi si Desmond at sinabi niya sa akin kung saan dadalhin yung ransom money. Sabi ko naman kay Ana, siguro mabuti makipagtulungan tayo sa mga pulis.
Ayaw niya pumayag. Ang gusto niya, kausapin na lamang daw niya si Simeon. Ano? Diyos ko. Hindi sa ayaw ko. Ang sabi ko kay Enrique, for his safety. Sige, kung yan ang gusto niyo, tawagan ninyo ang mga pulis. Pero I also need a backup. Gusto ko na makasiguro. I want to think ahead of Desmond. Kaya gusto kong tawagan si Simeon because hindi niya ini-expect, hindi ini-expect ni Desmond na hingi ako ng tulong kay Simeon. Pero Lola Ana, hindi po pong pagkakatiwalaan ang taong yan. Pareho naman na hindi mapagkakatiwalaan si Simeon at si Desmond. Pero right now, alam po, Simeon is on our side kasi he wants to save. Gusto niyang iligtas si Sandra. At ako naman, naniniwala ako na pwede natin gamitin si Simeon laban kay Desmond! Ana, delikado naman yung iniisip mo eh. I know. Alam ko na he is determined to save Sandra. And I want to use that to our advantage. Ako sinabi ko na sa inyo, I'll do everything, anything na kaya kong gawin para lang mabawi kong aking mga apo. And if that means kakapit ako sa patalim, then I'll do it! Okay. Sige na, Ana. Bahala ka na sa gusto mong mangyari. Kilala ka naman namin lahat eh. When your mind is set on something, kahit na tumutol pa ang lahat, gagawin mo pa rin. Kasi ayaw ko na naman nagpakatumpante. Sige na. Naisa na tayo once. We have to be on our toes. We have to think ahead of Desmond. Para tayo, maisahan din natin sila. Narisa, tulungan na kita. Hindi kaya na namin to. Eh, wala naman akong magawa dito eh. Boss, anong oras makukuha yung pera? Ano sabi mo yan, John? Alas 12 ng tanghali. Saan ko kukunin, boss? Sino may sabi ikaw kukuha? Hindi ako. Hindi ikaw. At hindi rin kahit sino sa inyo. Nini? Talaga. Siya. Siya ang kukuha ng ransom. Teka, uhaan ako. Hindi ko iniingi ang permiso mo. Sinini ang kukuha ng pera dahil yun ang gusto ko. Huwag naman. Desmond, huwag naman ang anak ko. Hindi kaya sila makahalata. Ayaw namin malaman nila na nakikipag-ugnayan kami sa mga pulis. Lieutenant, just make sure walang masamang mangyari kay Enrique. Sama mo yung anak mo, pero siguraduhin mo. Gagawin niya yung dapat niyang gawin. Ricardo, pagdaya mo maganda. Una bahala, boss. May van na nagpa-park. Steady lang kayo, men. Hello, Doña Ana. Nandito na po ako. Ano bang plano mo, Simeon? May bumabang bata. Hold your fire. Diyos ko po. Bata pang inutusan kumuha ng pera. Ikaw bang pinadala dito? Para kunin to? Yan na po ba yung pera? Let's go!